At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan ay what to expect nga tayo para kay chapter 1123. So ayan ay so far ay maganda-ganda naman itong si what to expect natin. Kasi usually, karamihan dito sa what to expect natin yun eh, yung lumalabas dun sa susunod na chapter. So tignan natin kung magiging accurate nga ulit to. But anyways, ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula kay Saturn. So nung sa nakaraan ay nakita nga natin na naiwan etong si Saturn dyan sa may Egghead Island. So kaya ngayon inaasahan sa next chapter na itutuloy pa rin dito sa side ni Saturn at ipapakita na kung ano yung next na gagawin niya at pati na rin yung dahilan kung bakit siya nagpaiwan dyan. So now, may isang possible na pwedeng gawin etong si Saturn dyan sa may isla na yan. At eto ay yung balikan niya etong si Mother Flame. So far, hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Saturn dyan sa Mother Flame na yan, kung kinuha niya na ba o hindi pa. So kung hindi pa, ay ayan yung inaasahan dito kay chapter 1123, yung kunin na ng tuluyan ni Saturn etong apoy na to. Kasi kung matatandaan niyo, diba, isa yan sa objective o sa goal nga ng mga elders natin, yung makuha yung power source dyan nga sa may Egghead Island. So nasabi naman na ni Dr. Vegapunk na yung fragment neto ni Mother Flame, ayan yung ginamit na pang fuel dun sa ultimate weapon na ginamit ng mga elders nila imusama para i-destroy yung Lulusha Kingdom. So kaya definitely, kailangan nila itong si Mother Flame. Pero maliban pa dyan, ay inaasahan nga rin pati kung ano na yung mangyayari dito sa isla ng Egghead Island. So kung mawawasak na ba yan o maliligtas pa itong si Egghead Island. At maliban pa dyan, ay inaasahan rin na ipakita itong mga characters na nga na to. So itong si Stacy, si Sentomaru, si Kizaru pati na rin itong si York. So far, itong si Stasi at saka nga itong si Sentomaru buhay pa at nandiyan pa rin sa may isla ng Egghead Island. So kaya ina-expect na ipakita kung ano yung status na o yung gagawin na ng mga to. Tapos pati itong si York, kasi diba isa sa mga priority ng elders itong si York. So tinitignan o ina-expect na itong si York ay baka isama yan o dalhin na nga yan ng mga Marines o di naman kaya ni Saturn mismo. Pero yung dito naman sa lagay ni Kizaru, ito alam natin eh na nandoon na siya sa may barko ng anong mga marine. So dito ina-expect lang kung ano na yung status pa rin ni Kizaru, kung ganyan pa rin siya yung parang lupaypay. At so ayan ay so far, ito pa lang naman yung ina-expect na makita dyan sa side ng Egghead Island. At pagkatapos nga nito, ay punta naman tayo dito sa may elders na. So dito naman, since na napabalik na nga itong apat na elders natin dyan sa may Marijoa, at itong si Imusama ay takot nga ngayon dahil naramdaman niya ulit itong ang lakas o yung Conqueror's Haki ni Joy Boy. Kaya, na-expect dito kay chapter 1123 na mag-uusap-usap itong mga to kung paano nga i-read off na o tapusin na itong Straw Hat Pirates natin ngayon. So since na na-confirmed naman na ng mga elders natin na malinaw itong existence ni Nika o ni Joy Boy, ay nandito na nga ulit, kaya dali-dali gagawa na ng plano itong mga to, lalo na itong si Imusama medyo nanginginig na sa takot dyan eh. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa side naman ng mga elders natin saka ni Imusama, ay balik tayo dito na sa side naman nila Luffy. Dahil dito naman ay eto nga sa wakas lumanding na etong si Sunny, at ngayon ay kasama na nga nila etong Elbaf ship. Kaya ina-expect na magtutuloy na nga etong pagtakas ng Straw Hat Pirates natin dyan sa may isla ng Egghead Island. So kaya ngayon ina-expect na magtutuloy na nga etong pagtakas ng Straw Hat Pirates dyan sa isla ng Egghead. Pero yun nga, ina-expect dyan na magkakaroon pa ng konting laban kahit papano. Kasi kung mapapansin nyo, ayun eh, nasa may likuran lang naman nila itong ang barko ng mga Marines dyan. So possible na pwedeng sigurin pa rin sila nyan kasi medyo malapit pa lang naman sila eh. But anyways, ay ayan nga yung isa sa mga ina-expect dito kay chapter 1123, yung sa paglalakbay na neto o yung sa pagtakas na ng Straw Hat Pirates natin dyan sa may isla ng Egghead. But then ay pagkatapos dito sa pagtakas ng Straw Hat Pirates natin, ay inaasang makita rin pati etong
reactions ng ibang mga characters pa, especially neto ng mga major characters na ipinakita nga ni Oda. So ina-expect na ipakita yung mga next na gagawin na ng mga to, at yung iba sa kanila ay iniisip na kumikilos na nga rin. At kasabay nga rito sa ina-expect na pagpapakita ng mga reactions ng mga major characters natin, inaasahan rin pati na dito na nga magtatapos etong Egghead Arc. At sa pagkatapos nito ng Egghead Arc ay inaasahan nga na ipakita na yung global reactions patungkol nga dito sa mensahe ni Dr. Vegapunk. So syempre kasama dyan yung reactions ng mga normal lang na citizen, tapos lalo na pati ng mga pirata patungkol naman sa treasure na One Piece. Syempre hindi rin mawawala dyan pati yung sa mga reactions na ng Marines kung ano yung next na gagawin nga nila. But so ayan, so far eto yung mga inaasahang makita dyan nga kay chapter 1123. So ayan, hindi pa ina-expect yung pagdating dito kala Luffy na makakapunta kagad sila dun sa Elbaf. So syempre ay maglalayag pa naman talaga itong mga to. So kaya hindi naman automatic na dudum kagad sila. So ayan, ay laban-laban muna sila sa mga Marines hanggang sa tuluyan silang makatakas dyan na sa may Egghead Island. So parang more on yan, dito focus sa kung ano nga yung mangyayari sa isla ng Egghead Island, kung mawawasak ba yan o hindi. At so ayan, ay pagkatapos nito is yan guys. So hanggang dito lang itong si What to Expect natin para kay chapter 1123. At so ayan, kung meron kayong mga sariling version ba o mga haka-haka patungkol dito sa susunod na mangyayari kay chapter 1123, ay pwedeng-pwede nyo i-comment yan dyan sa baba at ipalabas natin yan sa next na video natin. So yan, so para i-appreciate naman yung mga idea o mga theory nyo ganyan. So syempre ilalagay ko rin doon kayong magalala kung kayo galing yung mga theories nga o yung mga idea ninyo. So mali nyo, tumama kayo dun sa next na chapter natin. Tapos ayan, kung kayo ay naghahanap nga ng manga series ni Hunter x Hunter natin sa Dark Continent Expedition Arc, ay nandoon na po yan sa kabilang channel natin. So sinisimulan ko na po yan ulit. So yung link nito ay nandiyan lang sa my comment section sa may description. So kung trip nyo ng manga series ay ayan, pakicheck na lang sa second channel natin guys, at pakisubscribe na rin kung matripan nyo. So yun lang naman, at ulit ay maraming maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita kits tayo ulit.